Kumusta mga Lodi Bells? Ang mga kabanatang ito ay rated SPG. Kaya sa mga magugulang dyan, bantayan ang mga sarili, haha. Kabanata 56. Yumi Zalazar. Case, gusto ba ninyong ulitin ang nakaraan? Ayon kay Bill na nakangiti ng parang demonyo. Naku asawa, pasensya na, dinatnan ako kahapon lang, ika ni Gina. Agad na sumingit si Daisy at minungkaya ang sarili. Tayo na lang asawa. Ika ni Daisy. Daisy, Huwebes pa lang ngayon. Ika ni Gina. E di sa susunod na linggo sayo na ang Huwebes at Biyernes. Sagot ni Daisy. Hayes. O sige, wala naman akong magagawa. Basta hinaan ninyo ang inyong hilinghing at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bigkas ni Gina. Ilan sandali pa at nag-umpisa na ngang maglaban si Daisy at Bill. Si Gina ay nagsuot ng headphone para makinig ng music habang naglilinis. Si Daisy at Bill ay lumabas ng kwarto paglipas ng 2 oras. Si Daisy ay parang hinihigop ang lakas at si Bill ay napakasigla sa mga oras na ito. Agad siyang pumunta sa kusina kung asan si Gina at agad itong niyakap. Ako na ang magluluto, magpahinga ka na. Ika ni Bill saka hinalikan si Gina ng napakatamis. Huwag mo muna akong landiin, Bill, at baka kung ano ang magawa ko. Mag-aantay ka ng 1 linggo pa at hindi kita titigilan. Ayon kay Gina. Yes, master. Sigaw ni Bill saka kinuha sa kamay ni Gina ang mga hinihiwa nito. Ano ang gusto ninyong kainin? Tanong ni Bill. Magluluto sana ako ng soup at curry. Sagot ni Gina. Gusto ko ng paksiw. Ika ni Daisy. Okay, mag-aantay lang kayo. Ika ni Bill saka nag-umpisang magluto. Habang nagluluto, pinag-uusapan na nila ang mga plano. Daisy pumunta sa isang bar na tinatawag na White Chase Bar. Napag-alaman kung andoon lagi si Yumi at ang kanyang mga tauhan. Gina, kailangan mong sundan ang kilos ni Howard, gamitin mo ang spy bug na ito. Ika ni Bill saka dumukot sa kanyang bulsa at inihagis kay Gina ang isang spy bug. Gina, ang password ay elite, ay connecto mo ang iyong computer sa spy bug para matyagan si Howard. Tatawag ako sa iyo agad at pag tumawag ako, agad kang tumawag sa numero na andyan sa files. Numero yan ni Howard, ipaalam mo sa kanya na ang anak niya ay binalian ng kamay. Utos ni Bill sa 2. Masusunod. Kailan natin ito gagawin? Tanong ni Daisy. Ngayon din. Bigkas ni Bill. Okay, pero paano ko pagaganahin ang spy bug na ito? Tanong ni Gina. I connect mo lang ang spy bug sa iyong computer at I type ang password. Pag nakapasok ka na sa spy bug, I type mo ang taong susundan at mamatsyagan. At saka ito paliparin. Turo ni Bill. Napakagaling naman ang surveillance camera na ito. Bigkas ni Gina sa pagkamangha. Haha. Talagang mahusay ang gamit na yan, ngunit mas mahusay si James pagdating sa mga ganyang bagay. Bigkas ni Bill na papuri sa kanyang kapatid na James. Bill, anong gagawin ko pag nakita ko si Yumi? Tanong ni Daisy. Gusto kong kunin mo ang kanyang atensyon at siguraduhin mong lalapit siya sayo. Ayon kay Bill. Paano ko iyon gagawin? Maraming babae ang nakapaligid kay Yumi, panigurado. Ika ni Daisy. Huwag kang mag-alala, sigurado akong maakit mo siya. Tugon ni Bill. Okay, I'll do my best, bigkas ni Daisy at saka tumayo at naglakad papunta kay Bill at sinimulan ang pag-amoy-amoy kay Bill. Si Bill na nagluluto ay napangiti kay Daisy. Baka maubos ang amoy ko, Daisy. Ika ni Bill. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang bango ng katawan mo. Bigkas ni Daisy. Inaantok ako, asawa, gisingin mo ko pagtapos mo magluto, ah. Bigkas ni Daisy saka bumalik sa sofa at nahiga sa hita ni Gina. Agad na nakatulog si Daisy. Si Gina ay may hinala na sa kinikilos ni Daisy, ngunit hindi siya sigurado. Ilang saglit pa, inihanda na ni Bill ang hapagkainan saka tinawag si Gina upang gisingin si Daisy at kumain. Paggising ni Daisy, agad itong nagalit. Gina, ang himbing na ng tulog ko, buwisit naman. Ika ni Daisy sa galit na tono. Sabi mo gisingin ka pagkakain na. Tapos magagalit ka pag ginising ka. Tugon ni Gina. Hindi pinansin ni Daisy ang sinasabi ni Gina, dumiretso siya kay Bill at niyakap si Bill saka umiyak. Asawa, inaaway ako ni Gina. Bigkas ni Daisy kay Bill habang nakayakap. Lumapit din si Gina kay Bill at Daisy saka sinabi. Hindi kita inaaway, ako nga ang inaaway mo. Tugon ni Gina. Tama na iyan, kumain na tayo.
Pag-awat ni Bill. Okay. Pigkas ni Daisy sa masayang tono. Tila ang mood swing ni Daisy ay mahahalata sa mga oras na ito. Pag-upo ni Daisy agad siyang naduduwal dahil sa kanyang pag-amoy sa mga pagkain. Dumiretso sa banyo si Daisy at doon nagsuka. Bill, kung tama ako nang hinala buntis si Daisy. Ika ni Gina. Ano? Gulat ni Bill. Oo, ang kanyang mood ay paiba-iba at naging antukin siya nitong nakaraan. Naging maislan sa pang-amoy at ang kanyang pagduwal ngayon ay senyales ng pagbubuntis. Ayon kay Gina. Talaga? Sigurado ka ba? Bilisin mo kumain at kailangan nating pumunta ng hospital para makasiguro, pupuntahan ko muna si Daisy sa banyo. Ayon kay Bill sa katumayo ng mabilis at balisa. Pagpasok ni Bill sa banyo nakita niya si Daisy na nakaluhod at sumusuka ng wala namang sinusuka. Daisy, ano ang pakiramdam mo, ayos ka lang ba? Tanong ni Bill. Si Daisy ay may mga laway pa sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay tila gustong umiyak. Asawa, humihilab ang tiyan ko. Ayon kay Daisy. Lumapit si Bill saka pinunasan ang bunganga ni Daisy gamit ang kanyang damit saka sinabi. Tere na at magtungo sa hospital, kailangan kitang ipa-check up. Ayon kay Bill saka binuhat si Daisy palabas ng banyo. Si Daisy ay inaamoy-amoy si Bill na parang adik. Gina, may iwan muna kita. Kung maaari matyagan mo agad si Howard pagtapos mong kumain. Utos ni Bill. Sige, balitaan mo agad ako. Sagot ni Gina sa nag-aalalang tono. Oo, makakaasa ka. Elite, may iwan ka dito at bantayan si Gina. Oo. Sagot ni Elite. Dali-daling pumara ng taxi si Bill. Hindi niya ginamit si Bree sapagkat makakatawag ng atensyon si Bree sa mga tao. Kaya pagpara ni Bill ng taxi agad siyang nagpadala sa hospital. Ang pinakamalapit na hospital ay isang public hospital at napakahaba ng pila. Kaya lumipat si Bill sa isang private hospital na halos kadikit lang ng public hospital at agad na nagtungo sa front desk ng hospital. Magandang araw sir, ano pong problema ni ma'am? Tanong ng isang nurse nang makita niya si Bill na buhat-buhat ang isang babae na natutulog sa kanyang bisig. Hindi po ako sigurado, andito po kami para magpa-check up. Ika ni Bill. May appointment po ba kayo? Tanong ng nurse. Wala miss, kailangan ko talagang malaman ngayon ang kalagayan ng aking asawa kaya please kung maaari dalhin mo agad ang isang doktor para matignan ang aking asawa. Ika ni Bill na balis ang balisa. Okay po sir, kung maaari ay mag-ante at titignan ko po kung may available na doktor. Sagot ng nurse. Sige, pakibilasin. Tugo ni Bill. Agad na naglakad palayo ang nurse at hindi na bumalik. Makalipas ang isang oras si Bill na nag-aantay parents sa waiting area ay agad na nakarinig ng maraming mga yabag papasok sa hospital. Isang binata ang dinala sa hospital sapagkat nasugatan ito sa siko dahil sa pagkakadapa. Kasama ang kanyang mga tauhan na akay-akay ang binata. Hindi malala ang sugat ng binata, gasgas lang ang kanyang natamo. Ngunit sa hindi inaasahan ng mga doktor at mga nurse ay agad na sinalubong ang binata at tila alalang-alala sila dito. Nakita ni Bill ang nurse na kumausap sa kanya na andoon din para salubungin ang binata. Dahil sa bumalik na ang nurse, wala nang pakialam si Bill sa binata at iniwanan muna saglit si Daisy sa upuan saka lumapit sa nurse. Nurse, banggit ni Bill. Hindi pinapansin ng nurse si Bill at nakatayo pa din doon para tignan ang binata. Lumapit si Bill saka sinabi. Nurse, nasaan na ang doktor na tinawag mo? Tanong ni Bill. Tumingin ng malamig ang nurse saka sinabi. Sir, maghantay lang po kayo, may importanteng pasyente po ngayon at hindi pwedeng ma-delay. Ika ng nurse. Tumingin si Bill sa binatang nakatayo at nakikipag-usap lang sa doktor. Sumigaw si Bill dahil sa sobrang inis. Asa ng mga doktor? Bakit ninyo iniintindi ang taong iyan na gasgas lang ang tinamo? Sigaw ni Bill. Lahat ng nasa lobby ng hospital ay agad na natigilan, lahat ay tumingin kay Bill na may galit na ekspresyon. Lumapit ang isang bodyguard ng binata kay Bill saka sinabi. Hoy bata, anong sinasabi mo? Kilala mo ba kung sino kami? Tanong ng bodyguard. Sumagot si Bill saka ngumiti ng mapait. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa inyo? Tanong ni Bill. Abay, matapang ka. Ika ng bodyguard saka tumaamba sa harap ng lahat. Nakita ng lahat na tumaamba ang bodyguard pagtapos magsalita. Walang nakareact at gumalaw sa mga ito.
Ngunit ang binata ay naglakad sa harap ni Bill saka sinabi, "Ano ang ginawa mo sa aking tauhan?" Tanong ng binata. "Wala akong panahon makipag-usap sa mga bubwit na katulad ninyo. Nurse, magpatawag ka ng doktor ngayon din." Bigkas ni Bill na walang paki sa binatang nasa harapan niya. "Tarantado ka. Anong sinabi mo?" Bigkas ng binata sa galit na tono. Hindi pa rin pinapansin ni Bill ang binata kaya mas lalong nagalit ang binata sa kainutusan ng kanyang mga tao na asikasuhin si Bill. "Young Master Yumi, maaari ay palagpasin na lang ninyo at huwag nang gumawa ng gulo sa hospital. Ika ng isang doktor." Narinig ni Bill ang sinabi ng doktor kaya lumingon siya sa binata. Ngunit ang binata ay naglakad papunta sa doktor na nagsalita at sinampal ito ng malakas. "Anong sinabi mong gumagawa ng gulo?" "Ako ba ang gumagawa ng gulo? Kung ako nga, may magagawa ka ba?" Mga tanong ni Yumi sa doktor. Tila napagtonto na nga ni Bill na ito nga si Yumi. Binigyan siya ng litrato ni Payne, ngunit ang binigay na litrato ni Payne ay 5 taon pa noong kinuhanan kaya hindi nakilala ni Bill ang anak ni Howard. Hindi rin niya binuksan ang kanyang future site dahil sa tingin niya hindi na kailangan. Ngayon para makasiguro, binuksan niya ang kanyang future site at nalaman na ito nga si Yumi Zolasar, ang anak ni Howard Zolasar. Tumingin si Bill kay Yumi saka tumawa. "Wahahaha! Ikaw ba si Yumi Zolasar, ang anak ni Howard Zolasar?" tanong ni Bill. Tila natigilan si Yumi na pagsasampalin ang doktor at dahan-daang tumingin kay Bill saka sumagot. "Ako nga. Ngayong nalaman muna kung sino ako, natatakot ka na ba?" tanong ni Yumi saka naglakad papalapit muli kay Bill. "Wahahaha. Napakaswerte naman, hindi nakita, kailangan pang hanapin." Bigkas ni Bill saka hinawakan ang kamay ni Yumi. At nagpatuloy sa pagsisilita. "Tila ang sugat mo sa siko ay malala. Kita mo o labas na ang buto." Ika ni Bill saka tinuro ang siko ni Yumi. Tinignan ni Yumi ang kanyang siko ngunit hindi kagaya ng sinasabi ni Bill. Tanging gasgas lang ang makikita dito at wala kahit na dugo. Kaya agad siyang nagsalita. "Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka ba at kung ano-ano ang nakikita mo?" tanong ni Yumi ng pasiga. "Mali ba ako nang nakikita? Sorry. Kung gayon, gawin nating totoo." Bigkas ni Bill saka pinunit ang balat ni Yumi na parang papel. "Ayan, kita na ang buto." Ika ni Bill sa masayang tono. Agad na natigilan ang lahat saka tumakbo kay Yumi. "Hawa! Array!" sigaw ni Yumi. Agad na sumugod ang mga bodyguard ni Yumi kay Bill. At dahil ayaw magsayang ni Bill ng oras, agad siyang nawala sa paningin ng lahat at pinatumba sabay-sabay ang mga gwardiya. Ilang segundo lang ang tinagal, lahat ng bodyguard ay agad na nawala ng malay. Si Yumi ay gulat na gulat sa kanyang nakita. Ang mahigit 10 bodyguard ay parang domino. Naglakad si Bill papunta kay Yumi saka nilabas ang kanyang cellphone. Pinakita ni Bill ang litrato ni Patrick kay Yumi saka sinabi, "Natatandaan mo ba ang taong ito?" tanong ni Bill. Nakita ni Yumi ang litrato at hindi niya malilimutan ang binatang nasa litrato sapagkat kahapon lang niya nakaengkwentro ang binata sa litrato. Oo. Ika ni Yumi. "Mabuti. Ngayon hindi pa siya nagigising dahil sa iyong ginawa. Ang batang ito ay si Patrick, ang aking secret area." Dagdag ni Bill saka kinuha ang telepono ni Yumi saka binagsak sa katawan ni Yumi at inutusan ito. "Ngayon tawagan mo ang iyong ama na si Howard at sabihin na papatayin kita pag hindi siya pumunta ngayon din." Ika ni Bill. Saka tumingin sa mga doktor at nagpatuloy. "Kayong mga doktor, nakita ba ninyo ang babaeng natutulog doon? Dalhin ninyo agad siya sa isang kwarto at suriin. Kailangan kong malaman ang resulta ngayon. Ingatan ninyo ang aking asawa, kung hindi papatayin ko kayo kasama ang inyong pamilya." Bigkas ni Bill sa walang emosyon na mukha. Agad na natakot ang lahat saka pumunta sa pwesto ni Daisy at nagdala ng stretcher at hinaga ng maingat si Daisy, saka nagmamadaling dalhin sa VIP ward ng hospital at doon suriin. Sa oras na ito, tumatawag na si Yumi na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. "Pinapatanong ng aking ama kung sino ka. Ayon kay Yumi, hindi na niya kailangan pang malaman." Ika ni Bill saka hinaila si Yumi palabas ng hospital at dinala sa isang open space parking lot. Doon nag-antay si Bill kasama si Yumi. Maraming mga bodyguard na kasama ni Yumi ang isa-isang nagtungo sa pwesto ni Bill at saka sinugod si Bill para kunin si Yumi.
Hindi nag-aabala si Bill sa mga ito kaya tumetayo lang siya at pinapatamba ang mga gwardiya na lumalapit sa kanya. Toot toot toot. Nagring ang cellphone ni Bill sa kasinagot ang tawag galing kay Gina. Asawa kumilos na si Howard at nagtawag siya ng mga armadong kalalakihan at may mga sniper pa na tinawagan. Ika ni Gina. Sige sige. Ako nang bahala. Sundan mo lang si Howard at tawagan ako pag malapit na siya sa hospital. Ika ni Bill. Sa hospital. Bakit? Tanong ni Gina. Mamaya ko na ipaliliwanag basta agad mong tawagan ako pag malapit na siya. Bigkas ni Bill. Okay. Sige. Ika ni Gina sa kapintay ang tawag. Mamatay ka ngayon. Pananakot ni Yomi. Tumingin si Bill kay Yomi sa kasinabi. Kung mamamatay ako hindi sa kamay ng mga bubuit na tulad ninyo. Sagot ni Bill sa kainapakan ang daliri ni Yomi. Hawa! Sigaw ni Yomi. Kinuha ni Bill si Yomi gamit ang isang kamay at mabilis na nilagyan ng busol ang kanyang bibig at itinali sa isang lugar ng nakabitin. At dahil sa masikip at madilim ang pinagdalhan ni Bill kay Yomi, hindi makikita si Yomi kahit pa may mga taong dumadaan. Agad na binuksan ni Bill ang kanyang future sight saka umakyat sa tuktok ng malaking building malapit sa hospital at doon sinimulan ang pagmamatsyag. Hindi man tinatabla ng bala si Bill. Ang mga sniper ay matalas ang paningin. At ayaw niyang maistorbo ang kanyang mga galaw dahil sa pag-intindi sa mga sniper na ito. Kaya matyaga siyang nag-aantay habang nakatingin sa paligid gamit ang kanyang future sight. Ilang minuto pa ang lumipas, muling tumawag si Gina sa kasinabi. Bill, 1 kilometro na lang ang layo ni Zolasar sa'yo. Ika ni Gina. Nakuha, salamat, ipagpatuloy mo lang ang pagsubaybay. Utos ni Bill saka pinatay ang telepono at tumayo sa kanyang pwesto. Huminga ng malalim si Bill nang makita niyang may isang sniper na nagtungo sa malapit sa kanyang pwesto. Nasa katabing building lamang ito. Kaya agad-agad na buwamelo si Bill saka tumalon patungo sa pwesto ng sniper bago pa ito makapwesto. Pagbagsak ni Bill agad na kumalabog ang sahig ng building saka tumingin ang sniper. Nakita niya ang isang binata saka sinabi. Bata, umalis ka dito, may kidnap pa na nagaganap at masyadong delikado dito. Ika ng sniper. Pasensya na sir, ngunit kailangan ko munang patulugin ka. Ika ni Bill saka mabilis na nawala sa paningin ng sniper. What the? Ika ng sniper bago matulog. Inampes ni Bill ng saktong lakas ang meridian ng sniper sa batok at nagresulta ito ng agad na pagkawala ng malay ng sniper. Pinakinggan ni Bill ang radio ng mga sniper saka sumagot. Tower B in position. Sagot ni Bill upang hindi mahalata ng ibang sniper na tulog na ang kasama nila. Inisa-isa ni Bill ang mga sniper at pinatulog ito ng walang kahirap-hirap. Pagkarating ni Zolasar sa hospital agad siyang pumasok sa lobby. Wala ng mga tao sa lobby kaya madali niyang nilabas ang kanyang cellphone saka tinawagan ang numero ni Yomi. Ring ring. Ring ring ring. Narinig nila ang isang tunog sa kanilang likuran. Pagtalikod ng lahat, nakita nila ang isang binata na nakaupo sa harap ng isang kotse, hawak-hawak ang mga radio ng sniper at isang cellphone na tumutunog. Sinagot ng binata ang cellphone saka sinabi. Kumusta Zolasar, matagal na noong huli nating pagkikita. Ika ng binata. Si Zolasar ay walang ideya kung sino ito at kung saan niya nakita ang binatang ito. Kaya pinatay niya ang kanyang cellphone saka lumapit sa binata. Ang binata ay walang iba kundi si Bill. Paglapit ni Zolasar kay Bill agad niya itong sinigawan. Nasaan ang aking anak? Ano ang ginawa mo sa kanya? Tanong ni Zolasar sa galit na tono. Humiti si Bill saka nagsalita. Hindi mo ba ako tatanungin kung kumusta ako? Tanong ni Bill. Anong pakialam ko sa'yo? Ika ni Zolasar. Masyado ka palang makakalimutin, Zolasar, hindi ko inaasahan na ganyan kapag tapos ng lahat. Ika ni Bill sa mapangasar na tono. Nawawala ka ata sa sarili, bata. Kahit hindi mo sabihin kung nasaan ang aking anak, mahahanap at mahahanap ko siya. Patayin ang batang iyan. Utos ni Zolasar sa kanyang mga tauhan na may daladalang mga malalakas na baril. Bababababangbangbangbangbang. Bang 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 bang. Pinaulanan ng mga tauhan ni Zolasar ng bala si Bill. Ngunit si Bill ay nawala at bumabalik lamang sa kanyang pwesto na parang computer hologram na nag-e-error. Totoo ba ito, boss? Paano niya nagagawa ang mawala at bumalik nang hindi man lang tinatamaan ng bala?
Bigkas ng isang tauhan ni Zolasar. Huwag magaksaya ng panahon, kailangan ninyong turuan ang leksyon ng batang iyan. Sigaw ni Zolasar saka magsimula ulit na magpaula ng bala ang lahat sa pwesto ni Bill. Bang 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 bang. Muli-muling umalangaw-ngaw ang tanong ng mga pagputok ng mga baril at ang lahat ng nakapaligid sa lugar ay nagtago sa ilalim ng kanilang mesa at sa matitigas na pader upang hindi tamaan ang mga ligaw na bala. Ngunit ngayon si Bill ay naglalakad na papalapit sa lahat at sinasalo lamang ang bala. Ang suot na damit ni Bill ay agad na nawala sa dami ng bala na kanyang sinalo. Isa-isang nilapitan ni Bill ang mga tauhan at kinuha ang isang kutsilyo sa kanyang likuran na galing sa isa sa mga sniper. Dahil mukhang sanay kayong gumawa ng masama at halatang sanay din kayong pumatay. Hindi ko kayo bibigyan ng kaunting awa. Ika ni Bill. Sa isang iglap ang tauhan sa harap ni Bill ay natigil sa pagpapaputok at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nalaglag kasama ang kanyang hawak na baril. Isa-isa ding nalaglag ang mga kamay ng mahigit 20 tauhan ni Zolasar. Sila ay sumigaw sa sobrang gulat at sakit. Hawa! 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 Sigawan ng mga tauhan ni Zolasar. Elliot, Baffy Jumps, lumabas na kayo at turuan ang leksyon ng batang ito. Sigaw ni Zolasar. Alam ni Bill na may nagmamatsyag sa kanya ngunit hindi niya ito iniintindi. Kaya wala siyang paki sa mga ito. Lumabas ang tatlong lalaki sa harap ni Zolasar na may hawak-hawak na iba't ibang armas. Ang isa ay lalaki na may hiwa sa mukha at may hawak na dekadenang karit, ito ay si Elliot. Ang isang lalaki na sobrang payat naman ay may daladalang pilak na punyal, ito ay si Raffy. At ang isa na lalaking kalbo ay may dalang espada na nakasabit sa kanyang likuran, ito si Jumps. Silang tatlo ang mga inupahan ng pamilya Zolasar para gumawa ng pagpatay sa mga nakakalaban ng kanilang pamilya. Boss Howard, magkano para sa pagpatay sa batang ito? Tanong ni Raffy. 10 milyon kada isa. Mabilis na sagot ni Howard. Hahaha. Magaling-magaling kung gayon agad naming tatapusin ang batang ito, haha. Ayon kay Elliot.